Nagbabalik tayo sa Good Morning Boss at live na live pa rin tayo dito sa Department of Agriculture kung saan nagse-celebrate tayo ng 115th anniversary. Yes. So happy birthday! Happy 115th anniversary sa Department of Agriculture. Naku, maraming sa mga programs and activities na nakalaan. And open pa rin po ang exhibit nila sa publiko na pwede silang bumili ng iba't ibang agricultural products. Pero alam mo, Diana, ngayon naman ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang mainit na issue. Yes. No, na kamakailan ay sumulpot sa ating mga balita. Ito yung Sex for Flight Scheme na nangyayari ngayon sa ilalim ng Department of Foreign Affairs sa Middle East. At para pag-usapan yan, ngayong umaga, ang isang dating ambassador at ngayon ay congressman, representative ng OFW Family Party List, si Congressman Rob Cineres. Magandang umaga, Congressman. Good morning, Congressman. Magandang umaga, Diane. Magandang umaga, JCS, sa lahat na nanonood. Congressman, siguro umpisahan muna natin. Maaari nyo ba, Congressman, i-detalya sa amin kung ano yung mga alam nyo rin nangyari thus far dito sa issue na ito? Merong mga complaints sa wards, meaning yung mga runaway, Filipina runaway housemates na nag-seek ng shelter sa ating mga embahada. May complaint sa Kuwait, may complaint sa Saudi Arabia at saka sa Jordan. Tatlong countries ito na nagre-reklamo na pinagsasamantalahan daw sila ng mga labor officers natin doon. Inaalok sila sa mga ibang lalaki para makaipon para sa pantikit nila pa uwi. Or yung sa loob mismo ay binibiktima sila ng sexual molestation and other acts of lasciviousness. Okay, so ginagamit yung pera para makauwi sila. So akala ko nung una, JC, parang yung mga officials na meron na rin silang cut doon. Sila ang nag-aalok. Allegedly, kasi wala pa akong nakikita ang sworn statement ng mga complainants. Allegedly, pinipimp. Binubugaw. At maliban dyan, sila mismo daw ay nagsasamantala Right. Sa sitwasyon ng ating mga kababaihan na naroroon ngayon sa shelters. Meron po ba tayo, Kong, more or less figures kung gaano po karami yung mga OFWs po na nabiktima? Mabibigyan kita ng figure ng number of runaway housemaids dyan sa mga shelters natin. Kasi I was there June 6, 7, and 8 sa Kuwait, no? At dinalaw ko yung shelter. During that time, meron tayong close to 100 runaway housemaids. And I understand, sa ibang bansa, meron tayong hindi bumababa ng 100. Sa Jordan, sa Riyadh. So yun ang number. But insofar as the number of complainants is concerned, hindi natin ma-determine kasi yung iba dyan, Diane, ayaw magreklamo. Right. Natatakot kasi sila. Hindi lang siya natatakot. Halimbawa, yung iba kasi dyan na nabibiktima ng ganyan, mga married dito. So kung isa sa bulat nila ito sa publiko, magiging embarrassing hindi lang sa kanila, kundi sa pamilya. Yes. Pati na yung husband, hindi ayaw nilang ipaalam para hindi maapektuhan ang relationship nila kapag sila bumalik na sa Pilipinas. Kaya more open than that, based on my own experience, because I was labor attaché there from 1983 to 1989, and then later on I became ambassador in the same place. Based on my experience, kahit na gusto mong ipaglaban, halimbawa gusto kong ipaglaban, gusto kong ipakulong yung mga offenders, sex offenders, na mga employers, yung ating kababayan mismo ang ayaw. Kasi baka daw mahagingan, makarating sa kanilang pamilya, sa neighborhood, mapapahiya sila. At yung sinabi mo kanina, Diana, natatakot, siyempre, nandun sila sa loob ng shelter na ang namamahal ay mga taga-embassy, eh siyempre, pag kinumplain nila yung mga taga-embassy ron, ay natatakot din sila. Because they are at the mercy of the people who are supposed to protect them. Ngunit nagbabantay sa lakay. Congressman, sa karanasan ninyo bilang labor attaché tsaka ambassador na rin. Ambassador kayo dati sa United Arab Emirates. Meron pa ganito ng mga cases noon na alam ninyo pero hindi lang ganito ka na highlight? When I was labor attaché, the number of runaway housemates was manageable. As a matter of fact, during my time, wala pang shelters Right. Kaya doon ko sinishelter sa bahay ko. Meron na akong 6 na anak, meron pa akong at any given time, mga wards to take care of. So, wala akong mga naririnig na mga ganitong pang-aabuso kasi
the ones who are helping me take care of these runaway housemates were my wife, my children, and we were being helped by the Filipino community also. So walang ganito anomaly. But now, dumami nang dumami ang bilang ng mga Filipina domestic helpers, kaya the number has become unmanageable. And so therefore, I am so glad that our good Secretary of Foreign Affairs, Albert Del Rosario, went there personally to look into this. Yes. Para dapat ay merong corresponding increase in the personnel at mas dapat stricter ang supervision ng ambassador over his labor officials and his consuls, kasi under the law, meron itong tawag yan na country team approach eh. The team leader is the ambassador himself. So, dapat close supervision. So, JC, ang maganda dito yung DFA rin mismo, mabilis yung pag-action nila, lalo na si Undersecretary Albert Del Rosario. Dahil nga, ang ginawa nila, nagkaroon sila ng sariling investigation para lamang dito sa kaso na ito. At nagkaroon din sila ng mga discussions, lectures sa mga different agencies, ng iba't ibang agencies ng government na pinangunahan nga ni Attorney Katrina Legarda na pag-usapan din natin nung Lunes. Pero kung ano pa po ba yung mga updates sa ngayon, yung mga bagong pumasok na updates, meron po ba tayo? So far, nababasa natin sa dyaryo ngayon na meron ng tatlong mga witnesses na talagang nag-file ng sworn statement. Kasi meron silang trust and confidence kay Secretary Albert Del Rosario ng Foreign Affairs na protektahan sila. So naglakas loob. Sana dumami pa mag lumabas at maglakas loob. Kailangan lang talaga ma-conceal yung kanilang mga identities para hindi naman sila magkaroon ng embarrassment dito sa Pilipinas, sa pamilya nila, sa mga kaibigan nila at saka sa neighborhood. Congressman, siguro para rin sa kaalaman, no, at para maliwanagan din yung ating mga tagapanood, nangyari kasi yung krimen or nangyayari yung krimen supposedly sa ibang bansa. Anong batas ba yung magko-cover nito at ano ba yung tamang procedure na gagawin dito kung sakali? Halimbawa, JC, yung sexual molestation, yung mga acts of lasciviousness ay nakomit ng isang embassy officer sa loob ng embahada. Right. Then, unfold that our embassies is an extension of our territory, they may be tried, right, prosecuted in the Philippines because the crime was committed inside Philippine territory. Mm-hmm. However, kung yung crime naman ay nangyari sa labas ng embahada, then a criminal case will have to be filed there. And the embassy should pursue it no matter who gets hurt, taga-embassy man o hindi. Okay, so kung sakali, mag-file sila doon sa bansang iyon din yes, ng dapat criminal doon complaint. Kasi yung mga criminal offenses kasi, we cannot assume jurisdiction over crimes which did not happen in our territory. Mm. But if it happened inside the embassy, territory natin yan. So, kahit doon nangyari, pwede nating sampahan ng criminal cases yung mga offending diplomatic officials, right, natin. Okay. So ayan, syempre JC, sana talaga maayos na kung ano man yung mga kaso na nangyari sa ibang bansa, dahil nga yung mga OFWs ito, sila yung talagang nagtatrabaho ng grabe, at saka sila rin ang sinasabing bayani na ating bayan, di ba nga? So sana yung mga inaasahan nila magiging pamilya nila doon, sana yun din yung tutulong sa kanila, hindi yun yung magpapahamak pa sa kanila. Tama. So gusto rin natin pasalamatan of course si Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa mga ginagawa niyang talagang pag-act sa sex for flight. Pero siguro ako, Congressman, bilang huling tanong na lang din, ipapasok ko na kasi sa July 1 ay uupo na rin kayo bilang kongresista. Do you see any possible legislative agenda para sa ganitong mga kaso? Meron akong 13 mga panukalang batas eh. Kagad-agad within the next few days upon assuming my new work as legislator, isasampak ko na itong mga house bills na ito. All designed to protect OFWs. Not okay. Only OFWs, but their families as well, yes, in the home front. So, okay. Kung do you have any last message to our viewers? Maraming salamat muna sa inyong dalawa at saka happy birthday sa Department of Agriculture at sa lahat ng ating mga nanonood. Magandang umaga po sa kanila, at if there is anything that I can do to your relatives and families who are OFWs, feel free to see me in Congress. Okay, maraming salamat. Thank you so Congressman. Much. Yan po si Congressman Rob Cineres, dating ambassador din ng United Arab Emirates.